Para po malaman agad natin ano yung sunod-sunod ano aking bubunutin na. Yan, bubunutin na natin. Yan, okay? Makinig po, makinig. Hello. Yan. Okay? At ang ating pong unang magpe-perform, ano po? Ano? Ay ang Groundbreakers. Yan. Yan, okay? 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 Ang pangalawa po, ang pangalawa, ano? Ito ay ang Fidelus. Yan. Okay? At ang sunod na po ay ang Amuya. Yan. Pangatlo. At ang pang-apat po ay ang Eternal Atiya. Yan. Okay? Siyempre, ang last but not the least ay ang Karismata. Yan. Okay? At mga kapatid, meron pong 5 to 10 minutes ano po ang bawat grupo upang i-perform ang kanilang musical skit. Yan. Okay? At ang gagawin po natin, ano? Pag may mga magpe-perform, ano po, tayo po ay tatahimik, ano? Tayo makikinig. Ano? Makinig po tayo. Yan. Okay? Sige. Wag na po natin itong patagalin, ano? Atin ang umpisahan. Ano? Tawagin na natin ang Groundbreakers. Yan. Okay po. Okay, sige po. Tayo po ay makinig na. Tahimik po tayo, tahimik. Kuya Ping. Okay, sige. Pero kung gisalta ako, mag-umay ka. Wala na naman akong kwarta. Mga spooky, halina, kayo nang bumili ng aking mga paninda para makakwarta din. Uy, alam mo ba, Mare? Marisol, anak na naman daw. Ano ka, Mariana?
fake news! May mabuti kaming balita! Mga galak tayo lahat dahil may tagapagligtas at tubo sa atin. Narinig ko ang sigaw, siya'y nagliligtas. Ibalita sa lahat, siya'y nagliligtas. Tabi-tabi, ano ba yan? Sigit na pa yun ang daan ng umara, may pagkanta pa. Saan ka pupunta kung di pa siya tinatanggap? O alam mo ba kung saan ka pupunta kung ikaw ay di handa? Kung anong ganda ng langit ay may lugar naman na kay pangit at kaya namin itong ina-admit lalo na yung may sabit. O alam niyo ba kung saan ka pupunta di pa siya tinatanggap? O alam niyo ba kung saan ka pupunta kung ikaw ay di handa? Ang dilim-dilim, dilat manopikit. Oo, doon, you're the food na favorite. Kulang man ang ngipin, magiging complete. Sasakit, magngangalit. O alam niyo ba kung saan ka pupunta kung di pa siya tinatanggap? O alam mo ba kung saan ka pupunta kung ikaw ay di handa? Pamaypay wala, pati electric fan, lalong wala doong air condition. Wala rin ni isang bombero na sa'yo'y sasaklolo. O alam niyo ba kung saan ka pupunta kung di pa siya tinatanggap? O alam mo ba kung saan ka pupunta kung ikaw ay di handa? Higanteng pugod na hindi namamatay, maladagat na apoy na walang humpay. Sure na sure sa'yong maghihintay kung tuluyang pasuhay. Ang lugar na yon ay iwasan. Mahal mo sa buhay, please ko sabihan. Doon makita-kit sa kalangitan, si Jesus tanginan. Si Jesus tanginan. Si Jesus tanginan. Wow. Yan, amen ano? Alam mo ba kung saan ka pupunta kung hindi mo pa siya tinatanggap? Okay? At sige po, at tawagin na po natin ang susunod, ang Fidelus. Sige po.
Ay, Sabado na. Makapag-practice nga muna ng choir. Do, re, do, do. Mukhang masama na naman yung tama ng lamunan ko. Do, re, mi. Choir, choir, lapit na dito, 7:50 na. Do, re, mi, fa, so. Uy, Brad. Oh, Brad. Nagtatawa na ng choir. Ah? Kasali ka pala. Pwede bang sumali sa choir ang... Di naman sa siya'y aking minamalik, ngunit di kaya'y huwag nang mapili. Kung di rin naman na awitin ang maganda, ay mas mabuting huwag na lang din ba? Oh, Brad, alam mo, kaya sumali ka na rin. Ah, huwag na. Manonood na lang ako. Kuya, ano na? Ah, kanina ko pa yung tinatawag. Oh, ba't late ka? Oh, sa, break, speech, soprano, ano nga kayo? Alto. Alto, tenor, bass. Do. Ready, sing. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Uy, Brad. Ang ganda pala ng boses mo. Napakinig ko kanina eh. Pero, bakit di ka sumali sa choir? O kaya, mag-special number. Hindi tamang ganyan, di ba? Ang talentong yan ay dapat niyang naiin sa'yo. Ito'y marapat lamang na gamitin kay Kristo dahil bigay niya yan sa'yo. Alam niyo ba na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng ating mga talento? Sinabi sa parabola sa Mateo, Kapitulo 25, talatang 14 hanggang 30. Maaaring kung hindi mo gamitin ang talento na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, ay bawiin niyo ito at ibigay sa mas karapat-dapat. Magsilbi na lang paalala ito sa bawat isa. Bye-bye! Ingat kayo! Ingat kayo! Ingat! Nasaan ako? Saan ako? Hi! Si Peter to. Oh, Brother Joshua. Oh, Brad Peter, ikaw pala yan. Ba't ka nandito? Ikaw, ba't ka nandito? Ito nga din alam eh. Asan ba tayo? Hindi ko din alam, Brad. Ha? Ganun ba? Ganun. Asan kaya tayo? Peter, dahil sa iyo at sa walang bahala, sa ibinigay kong talento, ay marapat lamang na akibagay na ito sa iyo. Sapagkat na yung isa ay hindi sumagi sa iyo isipan ang paglingkuran ako gamit ang iyong talento. At ikaw naman, Joshua, nababatid ko na lubos mo ninanais na ikaw ay makapaglingkod sa pamamagitan ng paggawin. Nakita ko sa iyo ang pagpagal na hindi ko nakita sa iyong kapatid sa pananampalataya na si Peter. Ngayon ay inilipat ko na sa iyo ang talentong pinaniwalaan ko, iyong papahalagahan. Uy,
Kuya, kuya, kuya! Malwalhating umaga'y sumapit, kaya't ikaw ay bumangon na. Oh, tara, tara. Babangon na. Pakanta-kanta ka ba dyan? Pangit-pangit ang boses mo. Pasakit! Hala! Ba't may dugo? May dugo? May dugo dyan sa iyong palad. Hindi ko nga din alam eh. Pero sige. Pupunta muna ako sa doktor ngayon para kayo magpa. Doc, doc. Baka magpapacheck up lang po sana. Pagkagising ko po kasi kaninang umaga, ako'y ubong-ubo. At may lumabas na. May dugo, may dugo, may dugo dyan sa iyong balat. Huwag ka mamaingay dyan. Shhh, stop. Sige, pakinggan natin. Inhale, 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 exhale. Kinalulungkot kong ibalita sa'yo. Ang sakit mo ay vocal cord paralysis. Nangyayari ang vocal cord paralysis kapag ang nerve impulses sa iyong voice box ay naputol. Maapektuhan nito ang iyong kakayahang makapagsalita ng maayos. Sa madaling salita, maaaring hindi ka na makaawit. Ah, sayang naman. Practice na ulit na Sabado ah. Guys, mapapractice mo na ng choir. Dore. Ano sasabi tata? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Wow. Mukhang ayos yung tono eh. Mapag-special number nga. Some people say that it was only for a time. Gone are the days of water turning into wine. They say that miracles were only in the past, 'cause they've never seen an ocean turn as smooth as glass. Now I may never witness all the wonders and the signs, and I may never see a blind man open up his eyes. Brad, ayos ka lang ba? Bakit ang pula ng mata mo? Tumiiyak ka? Ayos lang ako, Brad. Sapagkat nakikita kong ikaw ay humusay na sa pag-awit. Oh, Brad. Biyaya ng Panginoon. Marahil ay narinig ng Panginoon ang dalangin ko. Papuri sa Panginoon. Brad, gusto mo kang turuan kita? Abay, oh, Brad. Sige. Maaaring hindi ko na kayang umawit, pero naririnig ko ang tama. Oh, Brad, sige, turuan mo ako ngayon din. Sige. Paano ba ito, Brad? Tama ba, Brad? Oh, sige. Testayin niya natin. But I believe that miracles still happen every day. I see them in the people that we touch along the way.
When we hold the widow's weary hand, or feed the child across the land, then God can use those simple deeds, and lives begin to change. That's why I believe that miracles do happen each and every day. Every day I believe in miracles. Hello po. Yan, ano? Amen. Sige po. At tunay ano, nakakatuwa ano yung mensahe. Ano? Talagang hindi nakabase ang Panginoon ano sa ating kakayanan, kundi talagang ang Panginoon ang gumagawa. Ano po sa ating mga ministry, ano, siya yung nagbibiyaya sa atin. Okay? Sige po. At tawagin na po natin. Ano po ang ating pangatlong magpa-perform? Ang Amiya, okay? Ate, ate, ano pong ginagawa niyo dito? Sabi ko meaning ng ministry, pero wala naman akong ganap sa mga to. Hello mga kapatid! Ako yung ganap at anong show para sa inyo mga kabataan. Ganap ba kayo? Hey! Yes!
anunsyo para sa inyong mga kabataan. Ano, ito'y tinatawag natin Youth Conference 2021. Ano po, at gagawin ito sa December 20. So, maghahanda kayo mga kabataan. Hey! Okay, so bali ito mga leader, ayan at ito at iyan. Ano, so, bali paghinda nyo. Amen. Okay, sige. Bye-bye. Ayan, mga kapatid, base sa announcement ni Kuya J.I. na nawala. Sa announcement ni Kuya J.I. ay unlocking gifts ang tema ng ating youth conference. Pagka sinabi nating unlock, edi ibig sabihin, may padlock. Ating i-unlock gamit ang susi. At may susi. Sino ang susi? Christ is the key. Kaya mga kapatid, ang ating mga natatagong biyaya, ang mga natatagong regalo sa atin ng Panginoon, ay ating gagamitin para sa kanyang ministeryo. Amen ba? Amen! O siya, sige. Mga kapatid, ako ay mag-aasay ng garto, ganyan ha. Kung sin, di ba meron tayong mga paligsahan? Ano? May mga ganto, ganyan. Kung alam nyo na kayo ay may biyaya sa ganto, pwede nyo nang simulan. Sa ganto, meron kayong biyaya, pwede nyo na rin simulan. At kung alam nyo naman kaya nyo ang ganto, pwede nyo simulan. At kung alam nyo may pamerienda si Kathleen, pwede na rin magpamerienda. Okay, mga kapatid! Okay, dahil dyan, nag-assign na ako. Let us work! Let us work, mga kapatid! Let us work, tayo ay gagawa. Ating sundin ang sa atin itinalaga upang makita na ang sa ating regalo na siyang layunin ng gawain ito. Andrea, present. Kisia, present. Raise the John, hello po. Sa pelikula. Kayo bahala sa bandila. Okay. Let us work, ang sa food hub naman. Cab, Andrea, ikaw ang mangunguna riyan. J.L. Okay. At Andrea, para sa sabayan. Kisiya, Ter, Skit, ang iyong pangunahan. Mga bata, katali na, sabot ka aasahan. Mga bata, pagtulungan ninyo ang ating pagsigaw. Ayan, mga kapatid, mga kids, bale, in-assign ko na kayo kung anong dapat nyong gawin. E di ngayon, ang gagawin natin ay mag-start na tayo ng ating gawain. O sige, proceed na tayo sa ating mga gagawin. Ano kaya ang magandang pangalan ng group? Alam ko na. The Gifted. Kung maganda yun. O, sige, sige. Yun na lang. Oh, hello, Kizia. Ate Anding, Ate Anding. Oh, ano yun? Iyugang nabasa ang ating pangalan sa GC. Alin, hindi ko nakikita pa. Anong meron? Ay, pag sa pangit ga, The Gifted daw. Para namang hindi pinag-isipan ng leader natin. But The Gifted? Parang title ng movie? Ano ba yan? Kaya nga, di man lang mag-isip ng ayos. Grabe, yun nga lang gagawin niya. Kaya nga, ano ba naman yan? Ba't naman The Gifted? Ang dami-daming pangalan sa mundo, The Gifted. Pag nagpatawag ng meeting mamaya, ikay mag-isip na ng pangalan, maganda-ganda ha? Sige, magsesearch na agad ako ng pwede. Oo, kapangit kasi talaga. Kaya nga, kaya, group 1! May meeting tayo! Pwesto, pwesto! Group 1, group 1! Bilis! Okay! Bale, andi dito kayo dahil ako ay nagpatawag ng meeting. Di ba? Meeting, di ba? Mga kapatid, bale, may naisip na akong pangalan ng ating grupo.
At iyon ay The Gifted. Nakita niyo ba doon sa GC? Di ba nagawa na rin ako ng GC? Wait. Di ba napakaganda? Ba't The Gifted? Yun talaga? Legit na ba yan? Oo nga, The Gifted talaga. Para talagang title ng movie. Sa true oh, lang. Like, ew. Ba't yun? Isipan naman bakit? Natin ng bago. Ay, nako. Ay! Oo nga pala, nag-search nga pala ako kanina. Ang naisip ko ay... Ito ay patungkol sa kasanayan, adroitness amia. Katalinuhan at kalakasan, adroitness amia. Bilis ng isip at kahusayan, asahan sa aming grupo ipamalas yan. Kaya't mga nakatagong kakayahan, sige amia, laban lang. Kailang anak ng Diyos regalo. Huwag tatakbo o kahit lumayo, gagamitin ko sa ministeryo para siya ay paglingkuran. Adjointness? Amia? Adjointness Amia! Oh, meron na kaming naisip ha, adjointness Amia ay, na. Ay, ay, mga bata, anong pangit? Oh, pangit doon ang naisip mo. Ah, ang pangit ko. Sorry. Okay, Balia, meron na naman kayo naisip na magandang pangalan. Salamat kay paring Google. Tayong mag-proceed na sa ating gagawin. May inasign na ako sa inyo, ha? Ang makikita kong hindi nagawa, tutok-tokan ko, ha? O, sige, tayo na. O, tara na. Tara na. Announcement, Amia. Announcement. Amia, attention! Oh! Oh, ano yun? Hoy, Brad. Okay. Attention nga sabi ko, di ba? Yan, sige. Okay, mga kapatid. May suggestion ako, may naisip ako. Yung sa ating food hub, about sa ating food hub, yung stall natin, naisip ko na ako na lang ang gagawa. Sasama ko si Willard, tsaka yung ibang kalalakihan sa ating grupo, maliban kay Rayster. Sige Brad, sumunan nyo na yun sa food hub na stall. Pero siguraduhin mo lang na maganda. At hindi masisira basta-basta, baka matalo tayo ibang grupo. Maganda, patindi ko ang grupo. At saka nga pala naisip ko yung sa musical skit natin. Siguro ay kami na lang dalawa ni Rian ang gagawa. Total, pares sa mga kami pinilihan sa pag-awit. Kapal. Hoy, di ba may inasign ka na? Bakit pabago-bago pa yung isip mo? Ano pa bago ba? Ano bang gusto mo? Oh, eh ano nga? Ano gusto mo? Oh. Ang akin lang naman. Ako, hindi ako pabago-bago. Pero ang akin lang, huwag mo akong pangunahan dahil leader ako! Brad, alam kong ikaw ang leader at di naman kita pinangungunahan eh. Ang akin lamang naman, eh bakit bulok yan po ko mo? Ang akin lang naman, Brad. Ang laway mo naman. Minsan alagaan. Hindi na nga nagtututbrush dahil sing palaway. Akala ko ba ang youth conference na ito ay para magamit para makano ang ating mga talento at regalo at para ito'y magamit sa ikalalago sa ministeryo. Kathleen, sa ating lagay na ito'y baka hindi pa tayo makatapos agad. Hindi pa magkasundo yung ating dalawang leader eh. Kaya nga, edi sana, tapos na ang mga dapat nating tapusin. Kayong dalawa ay magkasundo. Laking apekto nyo sa ating grupo. Pagkakasundo tayo na lang magtulungan upang tayo ay may maumpisahan oras na tinabibilang na
gawin ang lahat nang may pagkakaisa. Lahat makakaya, talento at regalo. Brad, ay pasensya ka na. At akong talagang tunay na maya naman na medyo pinamunahan kita at alam ko yun ay aking pagkakamali at nawa ko'y mapatawad mo at simulan ngayon ay makikinig na ako sa iyo bilang ikaw ang tunay na leader. Pasensya din, Brad. Inaamin ko na ako'y may pagkakamali dahil nga bilang leader di ko pinapakinggan ang mga gusto niyo sabihin bilang ako ay leader at ikaw ay assistant leader. Na hindi ko pinapakinggan yung mga sinasabi nyo, gusto ko humingi ng dispensa sa bagay na yun. Dahil bilang tayo, dapat tayong dalawa. Ako, leader. Ikaw, assistant, leader. Eh, dapat tayo ang pangunguna. O, diba? Nakakahiya kayong dalawa. Kaya nga, talagang mga bata, paan nagparealize sa inyo ng mga kamalian yung dalawa? Naku, talaga sorry, kayo. Sorry na. Sige, o, sige. Dahil naman kami ay magkasundo na. Yata. Hindi, magkasundo na talaga kami. Eh di, balik na ulit tayo sa ating trabaho, sa ating mga ginagawa, sa ating pagpe-prepare. Okay mga kapatid, let's go! Good evening to every one of you! And ngayon nga po ay December 20, 2021 na! Excited na ba kayo? Di ba kayo excited? Today is the day na magaganap ang ating youth conference! Oh, ayan. Asan na ba si Kuya J.I.? Ang tagal naman. Kuya J.I.? Asan na yun? Tagal mo naman. Late ka na, oh. Sa oras na. Nag-iintay na. Yung mga kapatid! Handa na ba kayo mag-start? Amen! Ala, parang hindi naman tunay. Okay na kayo? Amen! Okay na? Amen! Yung tunay! Okay, very good. Okay. So, simulan na natin, ano? Okay. So, kung handa na talaga kayo, simulan na natin. Kanta. Kakanta mo lang kami dyan. Nakakalimutan na naman. Good. Ready? Sing! At mag-iwang ka, araw na ito'y inintay, at inianda, ipapamalas na, regalong nakamtan, ay ating ilaan, para sa Diyos lang ang kapurihan. Tento natin ay ihayag, at yan lamang ang kailangan. Pusong may kailanganan, tulungan ng seryosuhan, pangitaas ang kanyang pangalan. Okay, sa ating pagtatapos ng ating ngayon ata, galit pa rin sa akin assistant leader eh. Sabi ko, oy, adroitness, tama ng labanan. Okay? So atin ang i-announce ang mga tayo mag-awarding na. Handa na ba kayo sa awarding? Number one. Number androidness. Sige, ang award na mapupunta sa ang pangalan niyo? Ang pangalan niyo, Tia? Androidness po kami. Androidness, Atiya. Atiya. Ha, Amiya. Kala ko Atiya. Amiya. Kakambal niyo pala yun. Ang sa androidness, Amiya ay... Dun. Kayo ang fifth placer! Uwi, Ana! Uwi! Yan, maganda rin ang mensahe, ng kanilang musical skit.
patungkol naman sa leadership. Ano po? At yan, sige. At hindi na po natin papatagalin. At atin ang tatawagin ang susunod natin. Ano po? Ang Itzorial Ani Atiya. Yan, sige po. Ano yung mga nagaan dyan? Mga mic. Uy, ang akin palang cellphone. Willard, yung cellphone. Hello. 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 Hello, hello, hello. 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 Magsitihimik po ang bawat isa. Magsitihimik po. Aaron. Nais kong makita ang tunay na ligaya, pero di ko alam kung saan ako magsisimula. Oh, saan ka na namang bata? Hatikilalayas na naman, ha? Hindi bumalik din, at hindi ko pa nakapag-iklas ang bahay. San ko makikita ang tunay na ligaya? Kailangan ko bang gamitin ang aking kakayanan upang aking makamit ang tunay na kasiyahan? O kailangan lang tanggapin ang regalo at ang kakayanan ay di kailangan gamitin? Ay, nakakapagod. Makatulog nga muna. Psst. 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 Yan. Naririnig mo ba ako? Tumingin ka nga sa banda rito. Oh, sino ka ba? Ako ay ikaw. Mula sa iyong hinaharap. Na ngayon ay nanghihinayang dahil ang mga regalo ko nung kapanahunan ko ay di ko nagamit. Ikaw ba bilang Kristiyano? Ang mga regalo mo ba'y nagagamit mo? O hindi mo pa natutuklasan ang mga regalo mo? Parang hindi pa nga eh. Ano ba yung regalo ko galing sa Panginoon? Halika't ipapakita ko sa'yo. Sige. Sa araw na ito, isinilang ang bugtong na anak ng Diyos ang ating tagapagligtas at magbibigay ng pag-asa ng buhay na walang hanggan ang Panginoong Hesukristo.
the first Noel, the angel did say, was the son and whose shepherd in fields as they lay. In feet were they, like keeping the sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel was the King of Israel. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang maging handog para mapatawad at malinis tayo sa ating mga kasalanan. Namatay, inilibing, at muling nabuhay para sa ating katubusan. O ano, ayos ba? Talagang napakaganda ng una mo regalo. Handa ka na ba sa pangalawa mo? Oo nga eh, ang ganda nga eh. Maaari ko na bang makita? Nasaan ba yung pangalawa kong regalo? Wow! Amazing! Ngayon isang araw, sa bahay may dumating, napakilalang Kristiyano. At kanyang sinabi, isang pag-asa, Diyos ay makapiling. Pag-ibig ni Kristo, mararanasan mo. Buhay na walang hanggan, nilaan sa akin at sa'yo. Tinadalangin sana ay ikaw rin. Diba tunay na kay ganda ng naging pangalawa mong regalo sa galing sa Panginoon? Ano, handa ka na ba? Oh, yung bang pangatlo? Maganda ba yan? Hindi ko din alam eh. Tara! Parang anlaki naman. Sana hindi ako ma-disappoint. Ano ba yan? Pwede ko na bang mabuksan? Ayaw mo, Eddie, don't. Attitude mo naman. Bubuksan ko na. Sige. Oh. Oh, mga kapatid, tayo tapos na sa ating pag-aaral. Tayo pumikit, tayo tumungo, tayo manalangin. Amen. Oh, Tatay July, pakihatin nga ng Tagapulo. Oh, Topper, meron na bang gasolina ang van? Hindi ka naman na-disappoint? Oh, ayos yun. Oh, sige, tara, samahan mo ako, may papakilala ko sa'yo. Oh, sino naman yun? Halina at simulan ang pag-aanyaya. Simulan natin sa'yo, o kapatiran. Ang sa gayon, ika'y matuwaan. Ang mahal nating Panginoon na sa'yo'y nagligtas. Gamitin natin ang regalo pinagkaloob ng Panginoon, kaya't gamitin mo. Tuklasin kung di alam, kaya minsan sumahan. Huwag mag-alinlangan, pagkat ang Diyos natin ay nariyan. Kaso, yakuy. Oh, waksihan ng hiya, regalo'y ipakita. Matatamo ang kasiyahan kung lahat tayo'y
magagawa. Kaya't kapatid, tara na! Hanggang ngayon, Hoy Jim, tahali na, nananaginip ka na naman, ipumango na di yan. Oo. Hello, yan, ano? Salamat, ano, sa mensahe din, ano? Okay? At, sige po. Tatawagin na natin ang pinakahuli. Ano po ang charisma ta? Okay? Punta na po dito. Birthday ni Charis ngayon ah! Tara! Tayo yung surprise natin! Dali! Di ni tayo! Di na ang kanilang bahay! Wait! Naku, wait na! Ay, dahan-dahan! Patay tayo! Patay tayo! Ay, pasok kayo muna din sa bahay nila! Dali! Hoy! Ilagay niyo muna ang regalo niyo ha! Na yung mga regalo ninyo. Kunyari, kunyari, hindi niya alam na nandini tayo. Hindi kayo muna dali. Lama lang nakaalala sa akin. Birthday ko pa naman. Grabe naman sila. Huwag kayong maingay mo. Tu-tu-tu-tu-tu-ru-ru-ru-ru. Two, three, go. Happy birthday, Charis! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kayang bati, mayong thank you. Happy birthday, Charis. O, bigyan niyo ng upuan niyan. Eh, birthday niyan. Ay, siya. O, upo kayo. Hoy, Paul, ikaw na. Magbigay ka muna ng mensahe kay ano, Charis at birthday niyan. Ang papasalamat muna tayo, sige. Aan. Kami ngayon naririto, inaalala
paano ka nagpagamit sa kanya. Iba't ibang mga tao, iba't ibang pagkakataon. Ika'y naging biyaya, papuri sa kanya lamang. Uy, ikaw na. Magbigay ka na ng mensahe. Dali! Charis. Thank you. Nang mga panahong iyon, buhay ko'y puno ng mundo. Isip ko'y nitong gawa ang puso. Ngunit yan lang inamin ang iyong pag-awi. Nalat ng butihan ng inoon sa aking buhay. Sino next? Angela na! Nang ako ay maglingkod, hinangad kong maglingkod. Ngunit ako'y sumuko sa pagtugtog, walang talento. Ngunit aking nakita ang iyong pagsisika, nahamon ang puso, ngay tumutugtog na sa kanya. Happy birthday, Charisse. Thank you. Rick, ikaw na! Aba! Ay, tayo! Aba! Sige nga! Ginagalit mo! Aamin kong ako'y maikli ang pasensya, lalo't higit sa bata, kaya takot na magturo. Ngunit aking nasaksihan ang iyong pagpapahinuhon, tahimik man sila at malikot, ika'y hindi sumusuko. Happy birthday, Charisse. Thank you. Oh, ikaw naman! Ikaw naman! Ano ka? Ako pa? Oo, oo. Ano? Hindi na ako pwede na yung magbigay ng mensahe. Tayla ang. Regalo ko pala, naiwan ko. Okay naman yan, mas malaki pa sa'yo. Mas malaki pa ka sa'kin. Naalala mo pa ba mga araw na nakaraan? Di lilipas ang isang linggo na dinimbita. Laging binabahagi ebanghelyo ni Jesus. Noong una'y di maunawaan kung ano ang meron sa kanya. Ngunit aking nakita ang iyong pag-awit, aking naunawaan, kailangan ko'y tagapagligtas. Kaya't mula noon hanggang ngayon, hanggang ang aking puso, bahagi ang ebanghelyo sa iba pang mga tao. Sinong sunod? Salamat, salamat, ibahan kay Jesus. Kanyang mga kaloob sa'yo, di mo itinatago. Ika'y naging biyaya, papuri sa kanya lamang. O ikaw, Ella! Ay, Charisse, ano masasabi mo sa amin?
sa kanyang mga kaloob, sa biyaya at pribilehiyo, sa kanya'y makapaglingkod. Para sa inyo to. Lahat ng ito aking itatago, di mawawala sa puso. Kahit kayo, mahal ko. Salamat sa inyo. Hello. Yan, ano, maganda rin ang mensahe. Ano po? Talagang merong mga kapatid na kung saan ay basta nagpagamit sa Panginoon. Ano po, ay ito'y nagsisilbing hamon, ano po, sa bawat isa. Kaya tayo po ay patuloy lamang. Ano po? At sige po. At natapos na po ang ating musical skit. Ano po? At tayo naman po ngayon ay dadako sa... Yan, ito ay talagang pinaghandaan, ano po, ang kanilang mga video, ano po, kanilang mga pinaraktis, ano po, upang i-perform din po ng bawat isang grupo. Sige po, at ating, wait lang po. Ayan, papatay daw po ng ilaw. Okay. Yan. At tayo po ay ano, seryosong manood ano po ng ginawa ng bawat isang grupo. Sige po. Ano? Yung group 1 na, group 1. Ah. Isang malaking tahanan. Tahanan na kung saan ay maraming nagkakasiyahan. Ngunit kailanman, di ko ito ninais sa aking buhay. Ngayon, ako'y kontento na. Isang mayamang nilalang at di pinoproblema ang pera. Sapat sa akin ang ganito, dahil ano pa ba ang hanapin ko? Isang pangyayari sa aking buhay ang nagpabago sa aking tunay. Isang lalaki at dalawang babae ang kumatok at nagsabi, thank you.
buhay natin sa mundo ay di permanente. Tayong lahat ay darating sa kamatayan. Ngayon, saan patutungo ang iyong kaluluwa? Sa langit ba o impyerno? Mga salita na nagpagulo sa aking isipan at tumatak sa akin ng sobra-sobra, aking namukuan ang lalaking ito. Nagbigay ng libreng babasahin sa akin habang naglalakad pa uwi. Aking tinanggap alok niya ang pag-anyaya papunta sa simbahan upang sumamba. Isang mainit na pagtanggap ang salubong nila. At noong araw na iyon ay naging tunay ang aking pagsampalataya. Ako'y naging matapat sa pagsisimba hanggang sa naging miyembro na. Marami sa kanila ang may ganap, ngunit ako'y wala. Lumapit ako sa Panginoon. Isang gabi, nang pumaraon ako sa simbahan, lumuhod ako sa altar at nalalangin ng taimtim. Ano bang talento at regalo ang ibinigay sa akin? Kinalingguhan, sa aking panalangin, mayroon agad ng kasagutan. Nang inanunsyo ang Youth Conference, ito ang unang pumasok sa aking isipan. Tunay na ang Diyos ay napakabuti sa mga anak niya. Isang napakagandang announcement at ito po ay isang blessing, maging blessing po sa nawa sa ating pong iglesia sapagkat ngayong upcoming December, no po, magkakaroon po tayo ng Youth Conference. Yan. Youth Conference 2021. Yan. At ang ating pong, ito po yung pinrepare namin ng mga young pillars para po sa ating mga kabataang young people. No? At ito po yung sa darating na December 20, 2021. So, save the date, mga kabataan. Ano po? At tayo po ay magkakaroon ng program para sa inyo. Ito po ay whole day event para po sa mga kabataan, ano po, focusing on the youth's gifts and talents. Yan, ano, kabataan na kumbaga got talent. Okay, ang goals natin dito mga kapatid, number one, to engage more the youth in the ministry. Pangalawa po ay to discover new talents to be used in the ministry. To provide opportunities that would hone the skills of the youth for the ministry, ano, kung nahihiya lang pala kayong magsabi, meron pala kayong kagaling ang itinatago dyan, ay ito na ang pagkakataon upang magamit sa kalooban ng Panginoon sa ministeryo ng Panginoon. Number four, to encourage the youth to love the ministry. Yan, ano po, pang lima, to uphold the youth of their self-esteem and confidence in the ministry. Ako at ang aking grupo ay tulong-tulong, nagkakaisa, may daos at may ihanda ang ibinigay sa aming programa. Programang maghuhubog sa aming pagkatao. At magpapakita sa binigay sa aming regalo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa aming paghahanda, mayroon rin mga natakdusan na talento. Natuto akong tumugtog ng biola. Kumanta sa una at maging manguna sa awitan na may halong pagkumpas sa madla. Laki ng aking pasasalamat dahil dito. Pinakita sa akin ng Ama, regalo at talento. Hindi lamang iyon, kundi kung anong kalooban ng Panginoon sa buhay ko. Dito ko napagtanto na hindi lamang regalo at mga talento ang nais pakita sa akin ng Panginoon, kundi pati ang pagtawag niya sa akin sa ministeryo. Isang gabi, pagkatapos ng youth conference, kinausap ko na ang aming pastor.
Nagsabi na aking isusuko ang aking buhay sa Panginoon. Ito ang panawagan niya sa akin. At ang aking buhay simula noon ay inilaan na lamang para sa Panginoon. Thank you.
Kristiyano ay may angking talento. Ang Diyos na siyang pinagmula ng lahat at lahat, ay siya ding nagbigay ng iba't ibang uri ng talento. Mayroong mahusay sa pag-awit. Mayroon namang medyo mahusay, pero... Mayroong magaling sa pagtipa ng gitara. Ukulele. Ang keyboard o piano. Ngunit paano? Paano kung kabaligtaran pala ng lahat ng ito ang tunay na nangyayari? Paano kung hindi pala totoo ang iyong puso? Kapatid, sa tingin mo ba ay matutuwa ang Panginoon sa iyong ginagawa? Na sa halip na kalugdan ka ng Panginoon, ay lungkot at sakit ang sa kaniya'y namumuot. Sa halip na biyaya sa mga makaririnig ng iyong himig, tinig at pagtipa ay katitisuran ang siyang nangingibabaw. Na sa halip na kaligtasan ang sa iyo'y maririnig ay mga walang katuturan na kwento ang sa iyo'y nababatid. Huwag nating ipagdamot sa Panginoon ang sa kaniya'y nagmula, sapagkat maaari na itong kunin at ilipat sa iba, na nagpipilit at patuloy na linilinang ang biyaya sa kaniya. Sa mga makabagong teknolohiya. Ngunit, tila sa makamundong gawain mo ito nagagamit. Maaari namang ang sitwasyon mo ay ganito. Kuya, anong ginagawa mo? Ha? Ito ba? Nag-edit lang ako ng video para sa your conference. Eh, kuya, alam niyo po ba na malamig po ako niyan? Nag-edit rin po ako niyan nung unbelievable po ako. Tapos sa school. Nagaganyan po bala sa church? Oh, Brad. Alam mo ba, isang talentong ipinagkaloob ng Panginoon ito sa akin. At nagsilbing isang ministeryo. Dahil dati pa edit-edit lang din ako ng school projects, kagaya mo. At
na-discover ito ni Kuya Jay, kaya tinuruan niya ako. At ngayon, nagigagamit-gamit na ako sa gawain ng Panginoon. Kaya ikaw, gusto mo bang matuto? At eventually, magamit mo din itong mga talentong ito na galing sa Panginoon. Sige Kuya, turuan mo ako ha? Sige! Katulad ni Andre, kung ikaw ay may natatagong talento o talentong sa tingin natin ay hindi gaano ka-espesyal, huwag natin itong ikahiya. Bagkus, ipagamit natin ito sa gawaing nakalulugod sa harapan ng Panginoon. Magsilbi ka rin nawang instrumento upang mapahayag ang ebanghelyong iyong tinanggap mula kay Kristo. Kung sa tingin mo may wala kang talento, malay mo, sa pagtatapat mo kay Kristo, biyayang talento ay iyong makamtan. Kaya't halina, kapatid, sa pagbubukas ng bagong talentong kasanggay si Kristo. Dahil dati pa edit-edit lang din ako ng school projects. Ay, joke. Bakit na bakit? I give you talent to Jesus. Turn your life around. Dahil dati pa edit-edit lang din ako ng school projects, kagaya mo. Pero dahil discover ni Kuya Jay ay yung talentong galing sa Panginoon, ayun, tinuruan niya ako at nagamit ko ito sa gawain ng Panginoon. Huwag yung pangit, puro ah! Edit ko pala dati ano na tayo? Uy! Naka-video yan! Naka-video ba? Kasi lang! Ulitin natin ito doon! Sige! Pang-dulo natin yan! Pagkaano! God be the glory. Pepito, wait lang po ha, inayos lang. Wait lang daw po. See? Black na yan. Black lang yan.
Ate Charis? Hindi po ba nainggit sa inyo si Ate Grace? Wala sa ano, pala yun sa... Si Grace, ang kauna-unahan kong bunga sa pananampalataya. Kabilang kami sa Tatasalona Trinity Baptist Church, isang simbahan sa lugar ng San Jose dito sa Batangas. Masigla at masaya ang makasama sa mga gawaing panloob at panlabas. Kitang-kita sa mukha ng bawat kapatiran ang galak sa gawain. Ang sarap makita ng mga ngiti na kapinta sa kanilang mga labi, lalo na sa mga bata. Hindi ko nga alam bakit hindi sumasama ang iba. Samantalang ibang tuwa, saya, kapayapaan na dadarama sa tuwing nakakapaglingkod ka sa Panginoon. Dahil alam mong siya ay karapat-dapat. Mga ilang taon na rin ang nakakalipas nang napansin kong madalas na nakatingin si Grace sa akin sa tuwing ako'y umaawit, nagtuturo ng mga bata, lalo na sa mga kaliliitan, maging kapag ako'y nagtuturo sa youth choir, nag-aasikaso sa mga technical, at tumutugtog ng piano maging ng iba pang mga instrumento. Pinaliwala ko lamang ito nung una. Ngunit kalaunan, ay nag-alala na rin ako na baka maisip niyang walang kaloob na ibinigay sa kanya. Pero, mali pala ako. Kasi, sa tinagal-tagal ko ng mananampalataya, naunahan pa niya akong madiskubre ang iba pang mga uri ng kaloob. Mga kaloob na madalas ay hindi nabibigyang pansin at madalas ay binabaliwala ng karamihan. Pero ang mga ito, ay parte ng matibay na pundasyon sa maayos at matibay na gawain sa loob at labas ng simbahan. Higit man sa nakatungkay sa unahan, taguman sa boses na naririnig ng karamihan, hindi maikukubli ang kanyang katapatan sa ipinagkatiwalang mga kaloob sa kanya. Para sa akin, hindi man siya umiimik, sapat na ang kanyang buhay upang maging hamon sa akin, para palaguin at ingatan ang mga kaloob na ipinagkatiwala sa akin. Maraming iba't ibang klase ng kaloob, may mga huwad at may mga lingid din sa karamihan. Dinasusukat ang kahalagahan ng kaloob sa laki o liit nito dahil ang pinagmulan ng lahat ng ito ay yung Panginoon. Kaya ako, bagaman may pagtatampo noong una, ay naunawaan ko na ang kaloob ay hindi limitado sa talento sa pag-awit, sa pagtugtog at pagturo. At bagaman wala siya ng mga yun, saksi ako na pinuspos pa rin siya sa iba pang klase ng mga kaloob.
Kailan niya po tinanggap ang Panginoon? Ang sampalatayanan namin ang Ebanghelyo ni Kristo, namatay, inilibing, at muling nabuhay para sa mga tao. Ikaw, nais mo rin ba siyang sampalatayanan? Opo, mga ate. Wait lang daw po. For the glory of His name, finish strong.
Until the Savior comes, Hosea is everything is well. Every day that we are given, everything is well. For the glory of the Mami, Mami! Nakantayan na mag-sayatin to. Mag-sayatin na mag-sayatin. Ano? Kala ka pa nag-aaral. Yung dugo niya, ganyan dugo, ganyan pag-iisa ng kasalanan. Ano kaya nyo?
nawa. Siya'y namatay. Hindi libing. At muling nabuhay. Ito ang ibanghelyo. At dapat ang ibanghelyo, yan yung pangyayari pa siya ang pagkita sa tao. Bakit siya ang pagkita sa tao? Dahil sa tao, lahat ng tao ay nakatakda, Hello. Yan. Okay. Sige po. Salamat po sa ating limang grupo na nag-present ng kanilang mga video. At kayo po ba gising pa? Yan. Okay. At gutom na. Kakakain lang eh. Okay. At kita natin yung ating mga young people hindi walang kabuluhan yung ginawa nila sa loob ng kulang-kulang isang buwan na kanilang pagpe-prepare. Talagang nandoon na merong mga leader na napapayak na hindi alam ang gagawin, pero salamat sa biyaya ng Diyos at tayo ay nakaraos tayo ay nakapag-present ang bawat isa ng mga grupo at ngayon po ang ating pinakahihintay ito na yung ating refreshment sa atin at tayo po ngayon ay dadako na sa ating awarding yan. Okay? At nasaan kayo? Okay, sige po. At kinukuha lamang po ang ating mga certificate yan. Wait lang, ha? At pagkatapos po nito tayo ay kakain. Kakain tayo. Yun ang pinakamasarap tayo ay kakain. Yan. Yan, sige po.
Ayun po, ano? Kasi kayo ay gutom na. Ano po? Tayo ay kakain muna. Yan. Ano? Tayo ay kakain muna. Bago, ano lang, kumbaga ay mabilis ang kain. Ano? Para after nun, ano, balik tayo dito. Then, tsaka tayo mag-awarding. Ano po? Ano? Ah, by group ulit? Tama ba? Yung pong kain? O lahat po? Lahatan. Yan. Meron po tayong, ready na po ba magkain? Hindi ko po natatanong. Tanong na yan. Mga mothers po. Yun. Ha? Bali. Yung pagpiprint po ng mga certificate. Oo. Kaya kakain muna tayo. Ha? Okay. Sige. Patanong ako. Ano daw? Yan. Sulit ba ang mga bawat grupo? Ha? Mamaya may award kayo. Yan. Ano? Kahit pang lima, okay na. Hindi, joke lang. Okay? Sige, hintayin lang po natin kung ready na po sa likod ang ating mga pagkain. Ha?
Hello. Yan. Okay. At tayo po ay pagpe-pray po natin ang pagkain sa labas, ano? At sige po, tayo po ay magsitayo. Ano? Pag-pray natin ang pagkain. Tayo mo, tayo po mag-eat. Panginoong Diyos, muli kami nagpapasalamat. Salamat po sa inyong biyaya. Tunay na ang inyong biyaya ay umaapaw. Panginoon, salamat po sa buong maghapon na inyong pinagkaloob sa bawat isa, sa kalakasan, sa pagpe-prepare, Panginoon, at sa mga kanilang ipinresent kanina, Panginoon. Salamat po at dalangin din po, Panginoon, sa aming kakainin ito inyong basbasan upang maging kalakasan ng aming lupa katawan. Kayo ang patuloy na mag-bless, magbiyaya, Panginoon, maging sa mamaya sa wording po, Panginoon, na kayo rin po patuloy na magbiyaya, Panginoon. Kaya maraming salamat sa tayong pangalan na Jesus. Amen. Ladies first daw po. Ayun. Sige. At yun po. Sige po. Una daw po ang mga babae. Ano? Labas na. At doon daw po tayo kakain sa labas. Para hindi na po magkalat sa loob. Ano po? Ayun. Sa kusina po o kaya doon po sa labas. Okay? Hello, hello. Oh, yung mga babae, una na kayo doon na makakain na kayo. At ang mga lalaki nag-iintay. Muna pumunta doon, kakain at nag-iintay. Oras ng pagkain ngayon, mamaya na yan. Oras ng pagkain. Dahil ng gabi na.
Okay, pagkatapos po ng inyong picture-picture... Pagkatapos po ng inyong picture-picture, you can go back to your seats. Katabi ang inyong mga grupo sapagkat dadako na po tayo sa ating awarding. Okay? Hintayin lang po natin ang pastor. At kapag nakapasok na po kayo lahat, ay... Edray, naka-live pa ba yan? Naka-live pa? Upo na po. Calling po all young pillars. Dito daw po sa una, tayo rin magbibicture kahit isang beses man lang. Kawawa naman tayong mga... Brother Topper, where are... Ay, naku po, tulog si... Si Brother Topper. Brother Topper, tulog ata eh. Yan, habang iniintay natin ang pastor. Brother Topper.
Si Brother Topher. Nasaan mami? Ready na po ba kayo? Tawagin natin ang Amiya para mag-yell. Let's go, Amiya! Let's go, Amiya! Okay, let's go! Karisma ta! Weh! Bakit karisma ta? Kasi kapupuyat ni Paul na wala na yung mata. Okay. Salamat po sa Panginoon. Ethereal Atia. Woo! Fidelus! Okay, okay, tapos na po tayo. At hayop, Groundbreakers! Ang napakinig ko'y masiba, masiba. Okay, dako na po tayo sa ating awarding. Excited na ba kayo? Okay, tawagin ko po ang ating may hawak ng ang ating mga frames. Uunahin na po natin ng kategory. Okay, syempre naman, sa nakalipas na isang buwan, graduation ah. Sige, laksan mo yan. Sa nakalipas na isang buwan, thank you.
okay? Kayo magtingin na. Kung anong... Tayo nga po lahat ng mga direktor. Okay. Siyempre. Okay. Naku po, huwag yung babasagin yan. Sa nakalipas na isang buwan, nakita po namin at inobserbahan ng inyong mga grupo kung paano kayo po ay naging disiplinado. Yan. Hindi lamang sa araw na ito, kundi sa mga nakalipas na araw. Higit sa lahat, disiplinado sa inyong grupo, disiplinado sa pagsunod sa inyong leader, disiplinado sa paggawa ng inyong mga kailangan gawin, disiplinado sa pagsaulo ng dapat niyong sauluhin. Yan. Okay, so una ko nang tatawagin ang most disciplined group sa hapong, sa gabing ito at sa nakalipas na isang buwan. Are you excited? Sino kaya? Ang adroitness kaya? Amiya? Amiya? Sabi naman kayo, ini-spoil nyo na eh. Okay, nawagin ko na nga, Videlos! Videlos, Sir Viday! The most disciplined group! Oh, yabay, parang di kayo! Akyat kayo din eh! Tawagin po natin ang pastor para sa kabilang side. Leader, dito ang leader received the Thessalonian Trinity Baptist Church presents this award to Videlos, Sir Viday for being the most disciplined group in the recently concluded TTTBC Youth Conference 2021 with the theme Unlocking Gifts, Christ is the Key, given this 28th day of December 2021 at the Thessalonian Trinity Baptist Church, San Jose, Batangas. Signed, Church Pastor, Pastor Roel D. Camarillas, and yours truly. Okay po? Okay. Aba, biruin mo nga naman itong isang ito. Sobra. Okay. A picture po, one. Okay, salamat po sa Panginoon. Videlos Serve Day, the most disciplined group. Kita naman po natin sa kanila, sila ang pinakaunang nakatapos sa lahat. Okay? So, yan ang iniyakan pa. Iniyakan. Sorry, hindi pala daw po. Matitibay at malalakas daw sila. Okay, next po sa ating best. Kanina, anong una natin inano? Banner and yell. Unahin na natin ang mga banner. Okay, taas nga po yung mga banner na yan. Okay, sinong pinakamaganda sa banner? Siyempre ang ating best banner. Unahin natin. Okay, papaliwanag ko ha. Pag sinabing banner, hindi lamang po yung inyong mismong ginawang design ng banner, kundi maging yung paliwanag ninyo kanina. Okay, dahil hindi natin naiintindihan yung mga salitang sinabi nyo, kailangan na ipaliwanag ninyo yan. Kaya, tawagin na po natin ang third. Third muna. Ang third, para po sa ating banner making. Ten. Tingnan nyo nga kanilang mga banner with their corresponding meaning. Third place is Karismata. Okay? Kahit po leader lang at saka mga tagahawak.
mga tagahawak ng ano, dalhin nyo dito ang inyong ano, banner. Leader, together with their mga kanang kamay and tagahawak. Wah! Weh! Amen. Salamat po sa Panginoon. Picture? Amen. Salamat sa Panginoon. And the second place. And tasin nga po uli. Tasang kama, tasang ano ng second place. Ng first place. Okay, ang ating second place ay ina-award po natin sa Adroitness Amiya, second place. Hoy, yung mga nag-design nito, sumama kayo dito. Yung mga nag-design, kasama sa mga nag-design. Ay, mabigat dito. Masyado. Okay. Amen. Okay, picture po. Okay. Okay na yan. Tawagin na po natin ang first. Okay. Siyempre naman. Ating first, ating banner. Ang! Woo! Shh. Ang De La Salle Lipa! Green Archers! Fidelio Servide! Yung pong mga nag-design at nag-isip niyan, dito sa una, kasamang leader. Oh, si Edray daw, oh. Parte, oh. Okay. Ah, hindi lang po isang nag-ano niyan, ha? Nag-judge niyan. Marami po kami nag-judge niyan kasama ang ating pastor. Okay po? Picture? Ayun po. Yell. Okay. Yell. Yell nang sunod. Talaga naman. Amen. At para po sa ating yell, syempre, pasikat ang kayo sa pagsigaw, ha? Meron pong, teka muna, mamaya na, hindi ko ibibigay ang inyo, ha? Okay, sapagkat meron po tayong tiebreaker. Oo. Hindi pala tiebreaker, may tie. May nag-tie. Para po sa third placer, tawagin na natin, dalawa. Dalawa. Sa yell competition, ano kaya? Ang Groundbreakers! At saka ang Ethereal Atia! Punta po dito ang mga nag-design at nag-isip niyan kasama ang leader. Nag-design at lahat kasama ang nag-design. Yung nag... Ah, yell pala ito! Sorry! Lahat po, lahat kayo, dalawang grupo. Leader, dalawang leader. Oh, akyat kayo doon. Akyat.
Akyat, akyat. Dalawang leader din eh. Leader, leader dito. Okay, para sa second place, sino kaya sa tingin ninyo? Ang adroitness, Amiya, ay walang peep dahil may tie, may tie. Okay, malay mo, ang tie ang peep. Okay, tawagin po natin, second placer, Fidelos ang katabi nila, Karismata. Lahat po, lahat. Dali, dali, dali kayo. Madami pa tayong award. Bilis, bilis, bilis. Ano yan? Atamarisk. Atama, ata. Okay. Picture po. Okay, isa pa. Amen. Okay po. Para sa first placer in Yale competition. Ha, ano man? Masyado kayong confident sa Fidelos, ha? Tawagin ko nga ang Ethereal Atia. Ba't ayaw nyo maniwala? Tawagin nyo para tawagin nyo din ang Fidelo Servidez! Dito na, sana, dali, dali! Okay. Harap na. Okay, picture. Okay, salamat sa Panginoon. At syempre, ang next natin, song leading. Para sa ating song leading. Okay. Kamusta naman yung mga song leader natin dyan? Okay. Para sa third place, tawagin natin. Aba, pambihira. Tawagin natin si Randy Boy! Oh!
Okay, tawagin na second placer. Aba, ang bihira. Akalain mo nga naman. Tawagin po natin si si Jacob, ang kapatid Andrew Di Makulangan. Okay! Salamat sa Panginoon! Sino kaya ang best? At tingin ninyo? Ah! Si John! Tawagin natin si John! Ah, stop muna! Stop! Amen, Willard! Okay! Tawagin natin first placer song leading competition, Peter Mark Ventura! Para po sa atin, aba, ito na ang pinakaabangan ng maraming ng mga lalaki. And then for the preaching marathon, sinong inyong ano, sinong bato nyo? Para sa third placer, basura nung basura. Okay, para sa third placer, tawagin natin Jim Elmer Cupo! Amen. And for our second place, yan na. Tawagin natin. Tayo ang sa tingin nyo. Okay, tawagin po natin second placer. Nagsisimula sa letter J. Ang daming J ha. Tawagin po natin si John! Si John! O, tayo, ang dalawang John! Tayo, ang dalawang John! John! Tawagin natin si John Lester! Kakita niyo yun? At para po sa ating first placer, hindi po. Dalawa pang J ha? Okay, tawagin natin si John Joshua Rahillo. Di ba?
Okay, tawagin mo po natin para po sa ating sabayang pagbigkas. Okay? Para sa ating sabayang pagbigkas, ang ating third placer. Papaliwanag ko po uli ha. Ang ating mechanics na nakasaad na malinaw ay 5 minutes to 10 minutes. Okay? So, mechanics yun ha. Hindi lang yun judging criteria but mechanics. Okay? Kaya ngayon, para sa third place, tawagin po natin ang The Groundbreakers! Hoy, yung mga kasama, parto kayo dito. Amen! Beep, beep! Para po sa ating second place, sabay ang pagbigkas! Ito, kasi naman eh. O, kasi ano kayo ngayon? Tawagin natin ang Fidelo Servide! Sayang! Kasi naman! Laisa! Bakit ganon? Bakit? Tawagin po natin ang ating first placer! Ang nagwagi! Tawagin natin ang karismata! Hindi kayo makapaniwala? First place pala tayo. Pasalamat kayo, nagbasa kayo ng mechanics. Hey, picture? Ito, pambihira. Grabe ang food hub, ha? Musical skit yan. Food hub, madami. Mga first love.
Okay, meron po tayong apat na kategory sa ating food hub. Nandiyan na ang best food. Ibig sabihin, nandiyan yung pinakamasarap, pinakamaanong pagkain. And then, nandiyan yung best stall na ginawa. Okay, ginawa. And third, nandiyan na ang ating highest income. Pinakamalaki ang kinita. Ito yung mga pinakamagulang. Okay, at saka po ang best in service. Naman. Best in service. Okay, tawagin na po natin. Una, best in service. Second placer, nandyan po ang Adroitness Amia. Yung mga involved po sa Food Hub. Punta po dito, yung mga involved sa Food Hub. Okay, syempre, ang first placer natin for best in service, tawagin po natin ang Fidelio Serviday! Serviday. Kaya pala ito'y best in service. Serve. Oh, mga mangangain. Ay, magluluto pala. Yan naman. Okay, picture po. Amen. Tawagin naman po natin ang para sa mamaya ang huli ang best food. Highest income. Para po sa second highest income, tawagin po natin ang Fidelio Serviday uli. Balik kayo dito. Highest income, second highest income. Second highest income. Second, dahil ng acting accountant. Ang grupong ito, ano? Okay. Okay. Tawagin natin ang first place, first highest income, syempre, ang mga magkakape. Tawagin po natin ang karismata. Okay, and then for the best, yan, the third best stall, tawagin na po natin ang third best stall, walang iba kundi yan. Balik na ulit kayo dito, karismata. Kayo ang third best stall.
kayo nasama dito. Hoy! Tsaka itong mga ano, sumama kayo dito. Mga bisita, sumama kayo dito. Kagrupo din kayo dito. Hoy! Sino? Taga dyan ka ga? Darren? Dyan ka sa dyan? Isel! Sama lasa? Okay ka lang? Sige po, picture. Okay, at para po sa second best stall, tawagin po natin ang Adroitness Amiya. Ataw lahat! Bigat din masyado. Amen. And syempre naman para sa ating first placer for having the best stall. Pag sinabing stall, ito po ay ano bang ibig sabihin ng stall? hindi ibig sabihin ay ano. Kundi basta hindi po natin alam. Yung pong mga committee natin na nag-design, sila nakakalam ng best stall ang... Ito? Tama na, ako yung nauumay na eh. Fidelo Servidei! Kita nyo naman ang mga pailaw pa ng... Pailaw naman yan. Ang bihira, ano ah? Kumuha nga kayo ng truck. Hakot award kayo eh. Maganda kayo umalis dito. And then, syempre naman, ang pinakamasarap, ang third best food natin, walang iba kundi ang... balik na uli kayo dito, kayo ang pangatlo sa pinakamasarap, Fidelo's Servidei! Bumawi daw sa stall. Okay, and then tawagin po natin mga kapatid ang second placer para po sa ating best food. Siyempre, aba, tawagin natin ang karismata. Bilis po, bilis. Pakibilis, pakibilis. Para tayo maka-move on. Bakit? Kasi kape. Dahil daw kape. Okay. At, syempre, ang best food sa atin ngayong gabi. Ito yung mga namroblema pa dahil marami silang tira. Hindi naman kayo maraming tira. Maraming tira kagabi! Bakit maraming tira kagabi? Sige, parto na kayo! Groundbreakers!
Okay, and then tawagin po natin. Ay, wala na pala. Tapos na tayo sa ating food hub. Ano po ito? Para sa ating musical skit. Yeah. Musical skit. Sa musical skit po natin, ang ating third placer. Bit baliktad na naman, Ara. Okay. Para sa ating musical skit third placer. Haba. Tawagin naman natin ang Ethereal Atiya. Tawagin natin Ethereal Atiya. O, dali, 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 dali. Ang Ethereal Katia. Sinong leader? Please receive. Okay. Para po sa second placer, tawagin po natin ang musical skit. Second placer, Charisma ta! Sige po, bilis, bilis. Hindi, naniniwala ba kayo? Hindi, hindi. Okay, picture, picture. Okay, harap po tayo. Okay, para sa first. Sino kaya ang first? Okay. Deal or no deal? Tawagin po natin kita. Tawagin natin. Tinatamad na akong tawagin to eh. Ang Fidelo, Sir Viday! Ang bira! Talaga naman. Sige po. Akyat dito, bilis. Habang umiiyak pa sila isa. For their best musical skit performance. Kasi si Tintin daw yun. Ano nga kayo? Ano nga kayo? Alto? Basic. Okay, para po sa ating... Ayan, papasok na tayo sa ating filmmaking. Pero syempre, bago natin i-ano yung ating best film, syempre naman, marami po tayong tiningnan pagdating sa ating mga actors, actresses, mga directors, yung kanilang mga ginagawa. Ano po, kaya sabi ko po dun sa ating mechanics, kailangan lahat may participation. And we will now call the best supporting actress sa ating filmmaking. Aha! Tawagin natin si Ate Junina. Si Mia! Kupo! Tawagin po natin! Up, up, up! 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 Hindi kami tumatanggap ng mga ganyan dito. Okay. Nakita? Bakit? The best supporting actor sa ating filmmaking. Best supporting actor kasi tinitingnan natin kung paano itong kanilang kanyang nakakagulat ito, no? Sa best supporting actor, tinawag-tawag ko dito kanina ayaw. Ah! Si Vladimir Garcia.
Ano man, oh. Oo nga. Si Miss Eva, bakit second place, ano ka lang? Second place ka lang. Okay, at syempre po, para po sa ating best actor sa ating filmmaking. Sino kaya? Best actor. Pinakamagaling drumama. Madrama ang buhay. Ay syempre, tawagin natin si Raystar Austria! Amen! Dapat ganito ang post. Okay? And then naman, para sa ating best actress! Huh? Sino kaya ang best actress natin? Best actress natin? Finish well. Every day that we are given, finish well. Tawagin natin si Ashley Masakayan. Okay. At para po. Salamat, Madam Ara. Ayan. Siyempre. Meron din tayong best in editing sa ating film. Okay. Isa sa mga criteria namin, yung cinematography and then editing. Nakita namin dito kung paano itong taong ito ay ginawa at binigay ang kanyang best. Even though siya po ay ating bisita. Aba! Okay. Effort ang paglalagay ng subtitle. Mayroong color grading. Okay. Tawagin po natin ang Groundbreakers! Best editing, ang ating siyempre, ang best editor. Tawagin natin dito. Si Kurt. Kita nyo naman po yan. Taga-picture din. Nagmana sa akin to eh. Amen. At syempre, para sa best in cinematography. Direk. Okay. Meron pa sana tayong isa pa, pero do-double check lang po, baka naiwan dun sa children's. Pero tawagin na po natin. Dapat hindi mamaya ito. Oh, sige. Tawagin na natin ang best director para sa ating filmmaking. Tayo nga po ang ating mga director dyan. Tayo nga po mga director natin dyan. Tayo nga mga director. Yung mga feeling director sa nakalipas na isang buwan. Malaking director? Okay. Tawagin natin ating best director sa ating film. Aha. Naku po. Kanina pa, parang yung ano dito, lumulubog na yung ano. Lumulubog yung tiles. Kisiya, di makulangan! Tawagin po natin si Kisiya! Siya ang ating best director! Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit?
Ang haba ng mukha ko doon ah. Joke lang, hindi naman. Okay, salamat po. Siyempre, dadako na tayo sa best in film. Third place. Aral, lagi nang baliktad. Laging inuuna mong second. Baliktad ang number 3 at tumo. Para sa ating third placer sa ating filmmaking, tandaan po natin ang ating criteria is relevance to the theme, no? Storyline and originality. Pag sinabing story, hindi lamang yung endpoint ng gusto nyong iparating ko din yung mismong storyline. Okay? Kung alin yung mismong na-highlight, alin yung na mas napansin dun sa inyong istorya. Okay? And then, meron po tayong, yun nga, cinematography and editing. Third placer para po sa ating filmmaking ay ang Fidelio Cervide! Hagin po natin, Fidelio! Lahat po, kayong mga kasali. Lahat ata naman po kayo kasali. Aha. Dali. Ito ang pinakamasayang parte ng ano, programa. Ang ating awarding. Okay. At syempre, ang best film natin ngayong gabi. Ah, second pala. Sorry po, second. Second best film for tonight. Ha? Ano kaya mga propeta? Karismata! Tawagin natin ang Karismata for their film. Their second. Sayang kasi naman. Charis! Okay, picture po, harap. At syempre, para sa ating best film na naipakita ng maigi, naipakita po ng maigi sa kanilang istorya ang mga talento, ang mga gifts, no? Ng malinaw. Okay? Syempre, abangan naman. Ay, nakanino kang best director? Aba! Pero may katabi sila. Wala pala. Blanco pala ito. Tawagin po natin ang Adroitness Amiya! Para sa kanilang best film! Sabi ni Rayster. Nasa kanila din ang best actor. Nasa kanila din ang best director. Okay. Salamat po sa Panginoon. Tawagin naman natin para po sa ating may okay? Para po sa ating meron po tayong best supporting members sa ating bawat grupo. Ito yung mga tao sa grupo nila na kung saan ay napakalaki ng inambag. You know? Halos sa lahat po ng kanilang ginawang activity and preparation, tatawagin po natin isa-isa, ano po, sabay-sabay pala magkakasunod. From Ethereal Atia, tawagin po natin si Marken Ivan Regio.
bilang best supporting member. And from Charisma Ta, best supporting member Christine Camarillas. And then for best supporting member for Fidelo Serviday, Corina M. Masaho. Best supporting member Adroitness Amia, Kizia Dimakulangan. And then best supporting member sa ating pong The Groundbreakers, Dayan Santiago. Tabi-tabi na po kayo. Ano daw? Scratch. Magka walang spaces yan. At inawain mo na. Maintindihan mo kung ano yung sabihin mo. Okay. Para po sa ating... Ayan na. Ito na ang hulit lahat. Okay. Para po sa ating pong... Sunod-sunod, best groups. Kasya ba kayo lahat dito? Best group! Yan na. Tawagin natin ng best group, fifth placer. Kaya dahil tatandaan niyo mga minamahal naming kaibigan, kapatid, every one of you is the best in the sight of God. No? Bagamat tayo ay, dahil tatandaan niyo po, meron tayong contest, pero mga kapatid, lahat ito'y para sa kalwalhatian ng Panginoon. Amen? Kaya wala pong masasaktan, wala pong magtatampo, dahil tatandaan po ninyo, you can always do your best for the Lord someday. Amen? Tawagin po natin, fifth placer, best group, Ethereal Atia. Sige po, sige. Bilis, bilis, bilis. Patapos na po tayo, ha? Best groups na ito. Okay, tawagin naman natin ang fourth placer natin para sa ating best group. Sa tingin nyo, sino kaya ang first, fourth placer? Ito po ay according sa ating mga naging contest, okay? Fourth placer, best group. Sige, Amia, Amia, come here, Amia. Fourth placer, Adroitness, Amia. Amen. Para sa ating third placer,
Sino kaya ang ating third placer? Third placer. Para sa ating third. Para sa ating third placer. Ha. Tawagin po natin ang sila po ay sila po yung mga karismata. Punta dito, karismata. Third placer, best group. Third Blazer, Karismata. Okay. Okay. Alam niyo po mga minamahal, ang ating third and second placer is actually tie. Sila'y nag-tie sa mga first awards. Kaya lang, syempre, may consider pa din natin second and third awards. Kaya dumating ang yon. Doon nagkaroon ng counting pagbabago. Ibig sabihin, there's only a slight difference sa dalawa pong grupo. Okay? Kaya para sa ating second placer, tawagin po natin ang Groundbreakers. Patayin muna natin sila. Do your yell. Ang inyong yell. Pakita anong, pakita anong yell. 1, 2, 3, go! Okay na, okay na. Tama na. Dito na kayo. Oh, first place overall best group. Tanda. Ang Fidelo Serviday. Wow! What a name! What a game! Pinangan mo naman si John Dave, oh! Oh, panalo! Okay. And last but not the least. Okay? Dahil alam naman natin kung bakit may group, may nakakapag-lead ng group, there is a leader. Amen? Okay? At para po sa ating best leader through the week, through the month, through the day, tawagin na po natin ating best leader. Aba, hindi mo akalain. Aba nga naman, kami hindi namin nakalain. Joshua M. Camarillas! With his best group. Amen. Siyempre, the leader can't be the best without the best team. Amen? Okay. Iiyak. Okay. Sayang, meron pa po kasing last na hindi na pa-print siguro. Doon sa filmmaking,
meron po yung best in cinematography. The way na kayo ay nag-video, kung paano yung pag-video-video niyan, positioning, angulohon ng camera, pag-ano. Okay? Tatawagin ko na lang po kung sino yun. Siyempre, best in cinematography ay ang best in uniform. Haba? Sino best in uniform ngayon? Charisma ta! Best in cinematography! Okay, dito na lang. Wala na pala. Wala na akong papakita. Oh, eh, tawagin naman daw natin yung nag-video. Oh, yung nag-video. Ako naman ay dahil hindi naman nasayang ang binigay. Thank you po sa Nova 9. Okay, salamat po sa Panginoon. Okay? So mga kapatid, tandaan po ninyo, those are just awards. No? Best in uniform. Wala na. Wala na po tayong award. Yung po supposed to be, ang in-expect namin ay less than 20 awards lang. Pero kanina, sabi namin ay talagang karapat dapat po nabigyan ng ating mga kabataan kung paano sila nag-effort, kung paano sila po ay nagbigay ng time, nagbigay po ng kanilang strength, nagbigay ng kanilang talaga namang overall effort. Sila ay nagpuyat, sila po ay ginawa ang lahat, no? Okay? Ito po ay design lamang. Okay? Yan, kaya po dumami ang ating awards, no? And lahat po kayo, you all deserve those recognition. But all is for the glory of God. Amen? Okay, salamat po. So mga kapatid, that concludes our Youth Conference 2021. Palakpak naman po tayo dyan para sa Panginoon. Amen. Okay. But before that, gusto ko muna pong tawagin ang aking mga syempre naman kasamang nag-prepare at lahat sa bagay na ito. Ano po? Tawagin ko po ang Young Pillars dito sa unahan for their invaluable support. Ano po? Sa programa ng ating church, being the committees, no, kasama sa pag-iisip at lahat, no? So, atin pong tawagin sila dito sa unahan para naman mapicturean man lang together with our pastor. Young people, Young Pillars, lahat po ng Young Pillars. Uy, maraming ambag si Ate Junin niya. Simula pa lang nung nakaraang mga maraming buwan. Leia May! Hoy! Committee yan! Committee! Leia May! Leia May! Please! Come! Salamat po mga kapatid sa lahat ng inyong naging effort, no, para po maging successful ang ating programang ito. Final daw po. Lahat daw po ng grupo. Picture taking. Lahat ng grupo, young people. Dito kayo. Oh, hindi na kami aalis. Palibutan nyo na lang kami, magkakasama per group. Nakataas ang mga banners. Nandiyan pa po ba Tito Liot? Tito Liot, nandiyan ba? Ate, pa-picture naman. Ate, pa-picture. Si Kurt, kasama si Kurt dito.
Ivan. Okay, one final moment para sa ating lahat bago tayo magpahinga sa susunod na mga araw. Salamat po sa Panginoon. We can now go back. We're going to end this program syempre sa isang panalangin with a few words. Okay, merong iahatid ano, mga taga-Kipot, sasakay doon sa Berdena van. Ano, ilan ang mga taga-Kipot? Madami ga? Ha? So, kaya, isa lang yon. Isang ban lang, kaya na. Okay, tapos yung mga, ano sunod? Taga Lumil. Lumil, ihatid ni Jojo, tama? Lumil. Ang Santo Cristo, ilan ang Santo Cristo? Ha? Ay, kung kakauntis. Kasya sa ban? Ah, Santo Cristo at Kipot ay magsabay sa ban na puti. Ah, na ano?